Bumilis daw ang biyahe sa EDSA sa unang araw ng mas striktong pagpapatupad ng Yellow Lane Policy. Ito ang yung lane kung saan mga pampublikong sasakyan lang ang pwedeng dumaan. Ayon sa MMDA, daan-daan ang mga pasaway na motorista na kanilang nahuli at desidido silang hindi ningas kugon o simula lang ang kanilang sipag. Nasa EDSA ang ating correspondent na si Rex Remitio. Rex, kamusta ang sitwasyon dyan? Mahigpit pa rin ba yung pagpapatupad ng Yellow Lane? Nagkalat pa rin yung mga traffic enforcers sa ilang parte ng EDSA dahil nga dito sa pinahigpit na pagpapatupad ng Yellow Lane Policy. Paalala lamang natin, mga pampublikong sasakyan gaya ng bus, UV Express at taxi lamang ang maaaring dumaan dito. Kung sila may lalagpas, magmumulta sila ng nasa 1,000 piso. Ang mga pribadong sasakyan naman ay sa private vehicles lamang maaaring dumaan. Kung sila may kakaran sa susunod na kalye, dito lamang sila maaaring lumipat sa Yellow Lane. Gayunpaman, kailangang nasa 100 metro ang layo nila sa kanto bago sila gumawi sa Yellow Lane. Aminado naman ng mga opisyal ng MMDA na hindi pa perpekto ang kanilang pulisiya at marami pang kailangang paguhin. Tulad ng pagbawas ng embudo o yung pag-build up ng trafiko sa tuwing yung mga enforcer ay nanguhuli ng mga lumalabag na motorista. At syempre, yung pagsisikip ng trafiko sa private vehicle lane kapalit noong maluwag na pagdaloy ng trapiko doon sa Yellow Lane. Ang layo rin daw kasi nila ay mabawasan yung bilang ng aksidente buwan-buwan. Noong Oktubre kasi ay lagpas 800 yung naitalang aksidente sa EDSA pa lamang. At ang nais nila ay mabawasan ito ng kalahati. Ipinagmalaki rin ng MMDA na kalahati o kalahating oras ang nabawas doon sa travel time ng pagbiyahe. Kung ikaw mula North Avenue sa Quezon City hanggang sa Ayala Avenue sa Makati. Bukas naman ay yung pagpapatupad rin ng motorcycle lane doon sa kahabaan ng EDSA. At ngayon yung huling araw ng dry run. Ruth. Rex, linawin ko lang yung sinabi mo na nabawasan yung oras ng biyahe. Referring to the public vehicles or pati ba yung mga private? Kamusta yung assessment nila? Ang paglilinaw ng MMDA ay ito lamang para doon sa mga bus doon sa Yellow Lane. So kung ikaw, halimbawa, sumasakay ka ng bus at ang biyahe mo ay mula North Avenue hanggang Ayala Avenue, kung dati raw ang yung normal nung hindi pa pinahigpit itong Yellow Lane policy, 1 hour and 20 minutes yung biyahe mo, ngayon nasa 50 minutes na lang. So kalahating oras daw yung nabawas doon sa travel time mo dahil nga doon sa pinatupad nilang pagpapahigpit ng Yellow Lane policy. Ruth. Rex Remitio, nag-uulat.